Isang bansa, isang lahi, isang pangarap. UNLAD Pilipinas. Isa-isa nating tutukan ang mga pagbabagong nagaganap sa iba't ibang kapuluan. Mga reforma at kaunlarang nagbibigay ginhawa at pag-asa sa bawat Pilipino. UNLAD Pilipinas. Kasama si Cesar Soriano. Dito lang sa PTV4. UNLAD Pilipinas. Isang bansa, isang lahi, iisang pangarap. Sa lumalaking populasyon, dumadaming negosyo at kalakalan, mga hamong kinakaharap upang gumanda ang buhay ng bawat Pilipino, sama-sama nating tahakin ang tanging landas. Dito sa programang UNLAD Pilipinas. Sabay sa makabagong panahon, tila wala ring humpay ang mga plano, reforma at mga pagbabagong inilatag ng mga namumuno sa gobyerno para pagsilbihan si Juan de la Cruz. Ngunit gaano ba ka-epektibo ang mga ito? Mahusay ba itong naipapatupad? Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo akong isa-isahin ang mga programa at proyektong inilatag at ang epekto nito sa mamamayang Pilipino. Isang lungsod na matatagpuan sa kanlurang Kabisayaan, taglay ang iba't ibang likas na yaman. Ang handog mula sa Maylika, pinayabong at pinagyaman para sa kapakinabangan ng buong pamayanan. Nilinang ang mga naturang hiyas patungo sa landas ng kaunlaran. Ito ang siyudad ng Escalante. Hindi may pagkakailang pinagpala pagdating sa iba't ibang likas na yaman ang Escalante City sa Negros Occidental. Dahilan upang bansa ganitong Yutang Bulahan o nangangahulugang pinagpalang lupain. Bukod sa maunlad nitong agrikultural na lupain, taglay nito ang malawak na dalampasigan na siyang pumupuno sa pangangailangan ng marami nitong mamamayan. Dahil sa likas nitong yaman, maraming investors ang nais na ring mamuhunan sa syudad. Dagdag pa ang papausbong na pamayanan nito at sa patuloy na pagpapabuti ng kapayapaan dito. Nawala na ang nasa isip nila, ang Escalante ay delikado. Oh, kasi sentro de gravedad ito before eh. Ngayon hindi na. Marami nang nagpuntahan dito. Gusto mag-invest. Ang transformasyong ito, bunga ng pagsisikap ng lokal na pamahalaan sa pangungunan ni Mayor Biboy Yap na purahin ang dating pagkakakilala sa lungsod bilang magulo at pugad ng makakaliwang grupo. This is my commitment to the people of Escalante to give them a peaceful place, a livable place, free of all insurgencies, free of bullying of any armed groups. Ang mga tao masaya na kasi ang dami ng mga business opportunity. And then nakita naman na ang dami na nag-invest kasi nakita nila baseball na ang Escalante, wala na yung NPA. When they hear Escalante City, they would say it's one of the safest places in the country. And so Escalante is far more developed, far more safer than the way it was before. Bagamat humaharap sa pandemya ang lungsod, mababakas sa mga patuloy na itinatayong mga establishmento ang magandang takbo ng ekonomiya ng Escalante. Ngunit higit pa sa pagmomodernisa ng syudad, hindi nito isinasantabi ang potensyal na may bubunga
kung lilinangin ang likas nitong ganda. Turismo ang isa sa may tuturing na pangunahing bentahin ng lungsod. Mula sa kabuntukan hanggang sa karagatan, maging pagdating sa kultura at paniniwala, tunay na pinagpala ang Eskalante sa mga imaheng pupukaw sa mata ng mga manlalakbay. Eskalante, makakonsider natin is a diverse tourist attraction kasi napakaraming tourist destination dito. Kung isa kang adventurous or gusto mo yung umakit sa bundok, meron din kami dito. Kung gusto mo i-conquer yung Mount Dunay, meron din kami dito kung water enthusiast ka. As you can see, meron tayo dito floating cottages, pwede tayo makapag-speedboat, jet ski. Visit din natin yung mga spiritual or pilgrimage. Maliban sa mga existing at developed tourist attraction, marami pang lugar ang kasalukuyan at nais i-develop ng lokal na pamahalaan. Marami tayong mga tourist spots like mga cave sa na medyo hindi natap dati kasi nga natatakot ka baka pagdating mo doon, mayroon parang mga NPA doon sa loob ng kuiba. I think umaandar na yung mga think tank ng tourism department natin. Nag-organize na especially sa barangay Binagyuhan. I have seen their video clips promoting the caves sa kanilang barangay. So siguro that will be one of the tasks of the tourism team, how to improve, to develop the caves that will also attract tourists to visit Eskalante. Habang patuloy ang exploration at planning ng City Tourism Office, patuloy ding nililinang at pinangangalagaan ang ilan sa mga atraksyon nito. Sa pagbisita sa Eskalante City, isa sa pupukaw ng pansin ng mga bisita ang isang malaking krus sa tuktok ng bundok. Tinatawag nila itong Giant Cross sa Mount Lunay na sakop ng Barangay Paitan. Ito ang pinakamataas na bahagi ng syudad na kung saan tanaw ang buong lungsod. Katunayan, sa tuktok ng Giant Cross nakalagay ang main CCTV camera ng Eskalante City na may kakayahang makuhanan ng malapitan ang lahat ng kaganapan sa lugar. Higit pa sa turismo at pangseguridad nitong pakinabang, sumisimbolo rin ang higanting krus sa pagiging makadiyos ng mga Eskalantehano. Bago marating ang naturang pasyalan, kinakailangan munang akyatin ng mga turista ang mahigit sa 1,000 baitang na nagkukonekta patungo sa Giant Cross. Kapansin-pansin din ang ganda ng Giant Cross kung gabi, mas pinaningning pa ng pailaw na mistulang bituin sa kaulapan. Maraming mga tao nagpunta dyan. Most especially during Holy Week. Kasi our plan is to put kind of mga station-station. Kung mag-Holy Week, may station 1. Hangtod maabot doon sa pinakataas. Doon ang culmination. Pagdating sa tuktok ng Mount Lunay, matatanaw ang berdeng kapaligiran na tila nangungusap ng kapayapaan at mararamdaman ang preskong simoy ng hangin. Maganda na ito akyatin kasi maganda yung tanawin sa taas. Tapos maganda yung cross. Pero sulit na sulit pagdating mo dito sa taas. Kasi ang ganda ng tanawin, nakakawala ng pagod. When you arrive at the top, the feeling is really different. I've arrived there, no? Sa lahat ng turista na gustong dumayo dito sa Mount Lunay, ito ay nasa Eskalante, Barangay Paitan. Subukan nyo kasi ramdam mo yung pagod, saka thrill, at pagdating mo sa taas, ma-enjoy mo talaga yung mga tanawin kasi sobrang ganda. Likas na sa mga Eskalantehanon ang pagiging reliyoso at pagkakaroon ng takot sa Diyos. Katunayan, maraming relihiyon sa syudad ang kinabibilangan ng mga mamamayan at malaking porsyento rito ang mananampalatayang Katoliko. Malakas yung impluensya ng simbahan ng Katoliko dito, yung Carmelites. At saka yung school dito dati, Mount Carmel College lang yung main source of education. Kaya malakas yung influence ng simbahan Katoliko din.
Kaya naman, bukod sa Giant Cross, hindi katakatakang isa rin sa ipinagmamalaking pasyalan ng lungsod, ang Holy Rosary Garden. Pagpasok pa lang sa entrada ng naturang destinasyon, agad na sasalubong sa iyo ang nakabibinging katahimikan ng lugar. Bukod rito, nariyan din ang mga groto na nagsisilbing prayer stations para sa mga deboto. Sa dulo naman ng groto, matatagpuan ang isang maliit na kapilya. Ang dami-daming mga taong pumunta dyan, not only coming from the different 21 barangays of Escalante, but all over Negros and even outside Negros, no? Maraming bumisita dyan. That just signifies the strongest faith of Catholics here in Escalante. Isa rin sa may pagmamalaking pasyalan sa syudad ay ang plaza nito sa harap ng City Hall. Malaki anila ang kapakinabangan ng nasabing pasyalan sa mga Eskalantehanon dahil angkop itong paganapan ng iba't ibang aktibidad at gawain. Katunayan, patok ang naturang plaza para sa mga magkakaanak, magbabarkada at magkakasintahan. Sa isang banda, matatagpuan naman ang playground na tiyak na ma-e-enjoy ng mga chikiting at yaong kids at heart. Kung nagutom na sa pamamasyal, bakit hindi subukan ang mga pagkaing swak sa bulsa at panlasa sa gilid ng plaza? At sa pagsapit ng gabi, lalo pang nagniningning ang ganda ng naturang plaza dahil sa mga pailaw na tiyak na kukumpleto sa happy experience mo. Hindi pa huhuli ang Escalante pagdating sa mga maibibidang pagkain. Bukod sa sariwang seafood recipes nito, isa rin sa patok dito ang tinapay na kung tawagin nila ay panbisaya. Sa paglilibot ng UNLAD Pilipinas, napasyalan ng aming team ang maliit na tindahang ito na nagbebenta ng panbisaya, isang special na version ng pandesal. Subalit, ano nga ba ang kaibahan ng kanilang sikat na panbisaya at ano ang proseso sa likod ng paglikha ng nasabing tinapay? Kasi yung panbisaya, niloloto siya sa ano lang, yung sa ordinary lang. Na yung ginagamit namin, yung niyog at saka nilalagyan namin to ng bukayo. Yung ingredients namin po, yung ginagamit namin na harina po, yung first class talaga. Yung proseso namin, bago na magluto kami at saka magawa kami, mga 2 oras talaga yung nilalaan namin sa paggawa ng panbisaya. Dito'y nakilala namin si Nanay Monica, ang pinakamatandang nagluluto ng panbisaya sa lugar. Tiyak ding, hindi mawawala ang tradisyon nila dahil naging katuwang nito sa pagluluto ang kanyang anak na si Rowena. Ang panbisaya namin ngayon malaking tulong sa amin, lalo na ngayong panahon ng pandemic. Kasi sa pagbili lang namin ng bigas, makuha na namin dito yung ulam namin. Pagpapatuloy pa ni Rowena, patok sa mga lokal ang naturang tinapay dahil sa kakaiba at pambihira nitong lasa. Simula nung dito kami nagtinda sa labas, malaki talaga yung kita namin kasi yung pag nagluto kami ng 11 kilo o 13 kilo, maubos talaga. Kaya laking tulong sa amin itong pandesaya dito. Bahagi ng pagpapalakas ng turismo sa lugar, ang pagsasaayos ng Danau River na malaki umano ang posibilidad na maging isang pangunahing pasyalan. I'm trying to rehab the Danau River. Pag na-rehab yan, konti, medyo malaki-laki rin ano, kailangan. Kaya nakikita niyo naman yung city-owned dredging machine. So full talaga yung operation na 24/7. It's a 13-kilometer river, medyo paikot-ikot lang. So green pa yung, ano, yung mga sidings. Upang mas makahikayat ng maraming turista, plano ring lagyan ng floating cottages ang Danau River. Gusto naming i-replicate yung sa Bohol River. Actually, sa Danau River is longer than Bohol River nga napuntahan namin doon. Yung mga ferries na that will tour around. Kasi besides sa Danau River, may mga nagtitinda dyan ng mga seafoods. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagdedred sa naturang ilog. Paraan na rin ito upang mapigilan ang posibleng pag-apaw ng tubig tuwing tag-ulan. If there's a continuous rain,
inang mag-flood, walang makaagi na sasakyan dyan. So ang ginawa ng local government through the leadership of Mayor Biboy, nag-gidridge niya yung diha sa Tangkinto Bridge. And ang result naman is okay naman. Samantala sa pagpasok ng COVID-19 pandemic, isa sa lubhang naapektuhan ang sektor ng turismo. Maraming negosyo at establishmento ang nagsara bunsod ng pandemya. Maraming manggagawa ang nawala ng mapagkakakitaan at maraming tourist spots ang pansamantalang isinara sa publiko upang maiwasan ang hawaan ng nakamamatay na virus. Magpipik na sana, biglang mapuputol dahil naman sa restrictions ng IATF. Ito yung epekto ng sa ekonomiya, yung COVID na fight natin, yung COVID . So hopefully na ma-reach na natin yung numbers para mabalik na sa normal. Sa kabila ng krisis na naig pa rin sa lungsod ng Eskalante, ang pagtutulungan kaagapay ang lokal na pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Mahirap po siya, madami pong nag-close. Merong mga times nga yung kailangan po nila ng assistance from the city, binibigyan din po namin sila. Then, kasi po hindi po kami tumatanggap ng visitors noon from outside city. Tapos mabuti na lang po yung community, yung mga taga-Eskalante, tinutulungan po nila yung tourism industry natin. Sila po mismo yung bumibisita, tapos yung through social media din po. Sa kabila ng dagok na hatid ng pandemya sa syudad, naging maganda rin ang nilang pagkakataon ang sitwasyon upang makahanap ng mga oportunidad na magbibigay ng dagdag na kita at posibleng maghatid ng trabaho para sa mga tao. Bukod sa pandemya, aminado rin ang lokal na pamahalaan na naging hamon ang pagbura ng masamang imahe pagdating sa seguridad ng lungsod. Ngayon po, pinag-aaralan po natin yung local community-based tourism kasi nga po yung nangyari sa pandemic, yung Kalangaman Bird Sanctuary sa Cervantes po yan, pinag-aaralan po natin yan ngayon for local community-based tourism. Yung mga local ng taga Cervantes, sila po yung magiging tourism stakeholders, tourism workers po natin. Ang peace and order pa naman ang nagiging sukatan ng mga turista na nais pumasyal sa lugar. At sa mga nakaraang dekada, nagkaroon ng stigma at hindi magandang konotasyon ang mga ito tungkol sa Eskalante pagdating sa seguridad. Isa na rito ang Eskalante Massacre. Subalit paano nga ba binago at binigyang transformasyon ng pamunuan ng ganitong pagkakakilanlan patungo sa mas magandang pangalan ng lungsod upang makahikayat ng tourism investors? First po, in-embrace po natin yung history. Nalam po natin siya. And of course, dahil po sa ngayon, tinutulungan din po natin yung ating mga nasa national agencies para po masuk po yung insurgency natin dito. And now, because we are thriving na maging safe, para maging safe sa pananaw ng ating mga tourists, ang Eskalante, para hindi po sila matakot. Hello everyone, we are inviting you to come and visit Eskalante, a diverse tourist destination, Yutang, Bulahan. UNLAD Pilipinas. Napapanahon, patas at tapat na paglalahad, pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng may init na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas! Lamang sa PTV. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa, mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan.
Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Issue One-on-One, tuwing Linggo. Dito lang sa PTV. Issue One-on-One. UNLAD Pilipinas. Kung turismo ang pag-uusapan, lubos na nakilala ang Escalante City sa yaman ng kanilang karagatan. Sa ibabaw ng kanilang asul na katubigan, nakalutang ang ngayoy dinarayong aktibidad sa syudad, ang pagsakay sa floating cottages. Kung wala lang pandemic, ang floating cottages natin, 3 months ang kanilang booking. Halimbawa, kung gusto ka mag-avail ng cottage, floating cottage, next week, hindi ka natatanggapin yung floating nila, 3 months ahead, punong-puno na. Umusbong ang ideya ng pagtatayo ng floating cottage sa tulong ng mga mangingisdang bahagi ng isang asosasyon. Sa aming pagtungo sa pantalan sa old poblasyon, naabutan namin ang cottage na pagmamay-ari ng Kalipay Small Fishermen Association o KSFA. Taong 2013, nang ganap na marehistro ang asosasyon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Malaking tulong to kasi sa itong sustainable livelihood project. O dito ang mga member kumukuha ng kanilang income sa araw-araw. Malaking tulong din kasi yung BFAR, nakita nila yung mga maliliit walang kakayahan. Kaya nga tinulungan kami pamamagitan ng aming asosasyon kasi hindi naman bibigay sila sa individual, sa grupo. Mas naging inspirado rin ang mga mangingisda dahil sa dagdag nakita na kanilang natatanggap buwat sa magandang epekto ng floating cottages sa kanilang kabuhayan. They're inspired talaga sila that it really improved the cost of living, livelihood nila. Kasi nakakita sila ng permanent livelihood. Sometimes, the catch is jutay lang. So, pag ibaligya nila sa market, maliit lang ang kita nila. Unlike now that parang fixed na. Taong 2017, nang magpaabot ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng 3 milyong pisong pondo para sa asosasyon na idinaan sa local government unit ng Escalante. Naglaan din ng 250,000 pesos ang provincial government na naglalayong matugunan ang pangangailangan ng mga kasapi ng grupo at matustusan ang mga future project ng asosasyon. Samantala, hindi naman humihinto ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ng City Agricultural Office sa pagbibigay ng karampatang tulong para sa kanila. Yung mga small nga mga mangingisda, kulang sa kaalaman, kaya nga kailangan kami sa taga-LGO na mag-guide sa amin, mag-supervise para ma-sustain namin ang aming proyekto na to. Nag-training sila ng mga lifeguard, mismo ang LGO sa Escalante ang nag-facilitate para isama dito sa lahat ng floating cottage, may mga lifeguard na pinadala nila for secure sa mga turismo sa guest. Dahil sa inisiyatibo ng Kalipay Fishermen Association, nagsisunuran na rin ang ilang negosyante at nagpatayo ng kani-kanilang bersyon ng floating cottage. Yung cooperative sa mga fishermen's cooperative, sila ang unang-unang nagpundar ng floating cottage. And the rent is lesser compared to other cottages. Of course naman, yung iba mahal kasi may mga additional freebies na wala sa iba. Merong time na umaabot ng more than 1 month yung booking na pag magbuka ng isang floating cottage, kailangan 1 month before magbuka na. Umabot na tayo sa ganun na sitwasyon. Biglang naputol. Pinagpala ang syudad sa pagkakaroon ng magagandang beaches. Katunayan, unti-unti nang nakikilala ang Escalante dahil dito. Kaya naman sinisikap ng pamunuan na paunlarin pa ang mga biyayang ito upang gawing mas kapakipakinabang para sa buong lungsod. Right now we are intensifying yung paggamit natin ng ganda ng ating mga beaches.
Meron ng mga nag-a-apply sa atin na i-develop nila yung ano, yung mga beach nila, yung mga beachfront, ganun. Meron nang nag-a-apply. Hindi lamang magagandang beaches ang dinarayo ng mga turista sa Yutang, Bulahan, kundi ang kamangha-manghang sandbars na ito na talaga namang perfect for getaway. That's the very reason why our floating cottages are hot sellers. Marami nang nagbubuk. Mayroong tatlong sandbars ang Eskalante. Ito ang Paliswihan Sandbar, Panansalan Sandbar, at Pamaawan Sandbar ang pinakamalayo sa tatlo. Mas kapansin-pansin anila ang ganda ng mga sandbar kung buwan ng Disyembre. Una naming pinasyalan ang Paliswihan Sandbar. Mula sa wharf, tatagal ng 20 hanggang 30 minuto ang biyahe papuntang Paliswihan Sandbar sakay ng floating cottage. Pagdating sa nasabing sandbar, bubunga agad sa iyo ang malakristal na tubig at ang nakamamangang sandbar formation sa gitna ng karagatan. Sa aming pagbisita sa sikat na pasyalan, nakilala namin ang ilang turista na mula pa sa ibang lugar at mga karatig bayan. Para makarelax ba, kasi dito daw yung maganda mag-unwind and wind sa mga family together, reunion, tapos walang stress din. Kahit pagod sa biyahe, sulit din kasi maganda yung place. White sand and beautiful people and nice place. Birthday po ng cousin ko at maganda po ang araw ngayon, kaya napili po namin sa sandbar. Actually, matagal na po namin gusto na dito talaga magpasyal po. First time din po namin dito. So far, ang ganda po ng experience. Once in a lifetime din po itong experience na ito. At yung iba po sa amin, nakatira sa malayo. Kaya magandang opportunity po na nakapagpasyal po kami dito. Sa lahat po ng nanonood, iniimbitahan ko po kayong pumasyal dito sa Escalante City Sandbar. Marami pong floating cottages dito at siguradong maganda po ang magiging experience ninyo. Group of friends kami. Group of friends at the same time. Mabilis. Business partners. Matagal na hindi kami lumalabas. Pero usually, lumalabas kami talaga nung hindi pa pandemic. So ngayon, parang pinayagan na ng mga city, ng mga government. So nakalabas kami at sama-samang mga pamilya. Come and visit the floating cottage sa Escalante para local tourism, boost up, business, lahat. Tulong-tulong na lang tayo pag, sa pagkuhan, pagbalik ng buhay natin sa negosyo. Upang tsaking sulit ang pagbisita sa Escalante, madalas ding hinahanap-hanap ng mga turista ang mga sariwang isda't lamang dagat nito. Ay, dito sa Escalante, masarap yung isda namin dito. Isa nga naman, di ba? Kahit maliit, hindi malaki, pero iba naman yung test niya. Upang mapangalagaan ang yamang taglay ng karagatan ng Escalante City, nagbaba ng ordinansa ang LGU na nagbabawal sa illegal na pangingisda. Regulated din ang commercial fishing dito, lalo pat bahagi ito ng Visayan Sea at Tanyon Strait. We are the first LGU to stop illegal fishing from 50 gross tons, 3 gross tons above, na ubus lahat, na stop yung operation. Hindi sa hulihan, sa usapan. Makikita mo naman yung CCTV natin umaabot sa dagat, di ba? And I think medyo lumalakas na yung huli namang yung isda. Dahil sa pagsisikap ng LGU, ginawaran sila ng BFAR at provincial government na mga pagkilala. Nakatanggap rin ng award si Mayor Yap sa BFAR, Oceana Philippines.
recognized tayo sa province, awarded tayo 3 years ago as one of the outstanding bantay dagat sa buong probinsya. Maliban sa mga water activities sa gitna ng karagatan, tahanan din ang Eskalante ng nagagandahang beach resorts. Isa na rito ang Casa Nostra. Matatagpuan sa Barangay Hapitan, tampok sa naturang resort ang mala-instagrammable nitong mga tanawin. Tanaw mula sa mataas na bahagi nito ang malawak na dagat ng Eskalante. Perfect spot din ito para masilayan ang sunset. Sa kasalukuyan, dahil na rin sa pandemya at sa kagustuhan na rin ng pamunuan ng Casa Nostra, limitado lamang ang pinahintulutang mag-check-in upang maiwasan ang hawaan ng COVID-19. Tuloy-tuloy din ang pagsasaayos ng ibang pasilidad. Dito naman sa Barangay Alimango, matatagpuan ang Marino del Norte Beach Resort and Hotel. Pagpasok pa lang sa entrada ng resort, mararamdaman mo na agad ang friendly ambience ng lugar dahil sa welcoming at malawak na kapaligiran nito. Mahigit 2 taon pa lamang ang nasabing resort, subalit hindi ito naging dahilan upang mapag-iwanan sila sa pagbibigay ng dekalibreng serbisyo. Our beachfront, it's very friendly. Located in Sitios, Barangay Alimango, Escalante City. And we are planning next year to have a fully development. We have architectural designs for new golf course and we are putting swimming pools and villas. So we are planning also to join any bidding for both LGUs and private sector. Isa rin sa lubhang naapektuhan ng COVID-19 pandemic ang Marino Beach Resort. Kaya naman bilang pagtugon sa sitwasyon, agaran silang sumusunod sa protocols na ipinatutupad ng lokal na pamahalaan. At sa inisyatibo ng pamunuan ng beach resort, minabuti nilang pabakunahan ang lahat ng kanilang empleyado upang maging ligtas sa nakahahawang sakit. Bukod rito, mahigpit pa rin ang beach resort pagdating sa pagtanggap ng mga bisita. Ito'y sa kabila ng pagluluwag ng travel restrictions. We are very thankful and we are very appreciative and grateful, especially to Mayor Bibo Yap. Kasi sila number one supporters namin when it comes to LGU activities, dinner and socials. Sila yung tumutulong to increase our revenue income, especially for the seminar and the facilities. Sa patuloy naming paglilibot sa syudad, napasyal ang aming team sa Bonista Beach Resort na matatagpuan sa Barangay Buena Vista. Taong 2000 ang buksan sa publiko ang beach resort at simula noon, unti-unti nang nakilala ang Bonista bilang isa sa mga top beach resort sa Eskalante. Bukod sa presko at maliwalas na kapaligiran, pangunahing dinarayo dito ang kanilang natural white sand. Sa Escalante, ito lang yung parang malaking resort na dinadayo ng mga turista. So parang nagustuhan nila kasi sa lapad ng area. At saka yung hinahanap nila minsan yung white sand na parang komportable sila pumunta dito na parang aliwalas. Mayroon ding swimming pools at hotel na mai-offer ang Bonista Beach Resort. Maganda rin viewing spot ang cliff nito kung saan tanaw din ang karagatan. Sa ngayon, unti-unti nang bumabalik ang dami ng turista habang inobserba ang standard health protocols. Iniimbitahan ko po kayo pumunta dito sa Bonista Beach Resort para mabisita, makita yung lugar namin, para ma-share nyo naman sa iba kung ano yung place namin. Ang paglinang sa likas na yaman nang hindi sinasangkala ng natural na ganda ang naging estratehiya ng Eskalante upang ipakilala ang kanilang lugar bilang isang ecotourism hub. Sa patuloy na pagpapaunlad ng turismo, makasisiguro na kikilalanin ang syudad bilang top tourist destination sa kanlurang Visayas. UNLAD Pilipinas. Napapanahon.
patas at tapat na paglalahad. Pagbabalitang may malasakit sa mga mamamayang Pilipino. Sa gitna ng maiinit na isyu ng bansa, katotohanan at responsableng pamamahayag. Yan ang hatid ng isa sa mga nangungunang broadcast journalist ng bansa na si Cesar Soriano. Sa kanyang paglalakbay sa bawat sulok ng bansa at sa pagtuklas sa mahalagang pangyayari sa ating lipunan. Dito sa Magandang Gabi, Pilipinas! Dito lamang sa PTV. Sa gitna ng mga kinakaharap na pagsubok ng bansa, mahalagang mayroong mapagkakatiwalaan. Yung matapang na magsisiyasat sa mga kontrobersya ng lipunan sa ngalan ng katotohanan. Samahan si Cesar Soriano sa isang oras ng komprehensibo at malalimang pakikipagpanayam. Isyu One-on-One, tuwing Linggo. Dito lang sa PTV. Isyu One-on-One. UNLAD Pilipinas. Sa tila paghinto ng ikot ng mundo bunsod ng pag-atake ng COVID-19, maraming negosyo ang nahinto at mga establishmento ang nagsarado. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng pangkabuhayan at mapagkakakitaan dahil sa epekto ng pandemya. Hindi mawari ng nakararami kung kailan nga ba tuluyang makikitil ang kalabang kailanman ay hindi naman makikita. Kasabay ng pag-asang babalik din ang lahat sa normal na kalagayan sa lalong madaling panahon. Pag-asang nagpapasiklab sa bawat isa sa layuning patuloy na pag-aahon at sama-sama sa muling pagbangon. Hindi rin nakaligtas sa hagupit ng COVID-19 pandemic ang siyudad ng Escalante. We never close the border. Kasi ang Escalante City is the gateway to Cebu. Yung mga produkto galing Cebu, papuntang Negros, yung produkto ng galing Negros, Panay, papuntang Cebu, dito dumadaan halos eh. Hindi man pinahinto ang operasyon ng pantalan sa Escalante, naging mahigpit naman sila pagdating sa border control. Nagiging very strict po tayo dito sa Escalante. I think the initial steps that we did was we were the first ones yata among LGUs to put up yung mga border controls. May agreement tayo doon sa mga truckers na yung mga trucking na yung driver nila pwede lang bumaba pagdating na doon sa garage nila. So with the cooperation, meron din sa ng mga LGUs na badaanan, may mga sticker na ilalagay doon, may tapes ilalagay doon sa doors, silyo para malalaman kung bababa yung mga driver at saka hindi. So ginagawa na rin ng mga LGU yan. Isa rin sa hakbang na agad na isinagawa ng lokal na pamahalaan ang pagbuo ng isang task force na siyang mga ngasiwa sa pagresponde sa pandemya. What we did was we really sat down together with mayor and then we forged an agreement na talagang magiging all out yung pagiging support namin sa isa't isa. As an immediate response to the pandemic, Mayor Melicio Biboy-Yap Jr. immediately convened and created the Escalante City Incident Command Center for COVID-19. This is the task force that we have, just like the national IATF, but this is with a local scope. And with our local IATF, we have a composition of the different agencies of the government. Si Dr. Vermont Juvahib ang tumatayong commander ng Incident Command System ng Escalante City, habang ang City Legal Officer na si Attorney Charo Tupas Fajardo naman ang tumatayong Assistant Incident Commander. Yung mga politiko off limits, tulong lang kami. So lahat ng desisyon nasa inyo para yung political will is hindi problema. Make sure na hindi mag-spike yung positive cases natin, gagawin natin lahat. Ang pagtimbang sa dalawang mahalagang sektor ang isa sa naging pundasyon ng pagbabalangkas ng LGU na mga hakbang patungkol sa pandemya. We really couldn't
identify which should come first. Is it the economy or is it the health? But here in Escalante, we settled that the health is more important. No? It's not really actually more important than economy, but you should be able to prioritize health first, because if you have a healthy people and constituencies, then everything will just follow. Bilang pagtugon sa dumaraming kaso ng mga tinatamaan ng virus sa lungsod, nagtayo ng isolation facility ang LGU. Nagmula ang pondo sa national government, bagay na lubos na ipinasasalamat ng lokal na pamahalaan. Para sa PUM sana yun eh. Nang mag-spike yung COVID, wala nang pwedeng pasukan. So at least nagamit natin even to house the positive persons. Yun talagang pinakamalaking tulong sa fight against COVID na gawa ng national government to all LGUs. Bukod pa rito, nagpatayo rin ang LGU ng Escalante ng isang sementeryo na nakalaan lamang para sa mga pumanaw bunsod ng pandemya. We have initiated the building of the COVID-19 isolation facility, and also to address the deaths caused about by COVID-19, we also devoted a COVID-19 cemetery at Barangay Hapitan, Escalante City. At sa adikaing maipaabot ang dalisay na serbisyo publiko para sa mga tao, lalo't higit sa mga lubang naapektuhan. Katuwang ang City Social Welfare and Development Office, nagpaabot ng tulong ang lokal na pamahalaan sa lahat ng mga mamamayan nito. The LGU extend financial assistance sa mga nawala ng trabaho, of course through sa tulong din ng national government. At the same time, the LGU also gave family food packs per family. 6 rounds kaming namigay, house to house, just to ma-maintain lang talaga na hindi na sila kailangang lumabas para ma-expose, kasi yun yung times na strict talaga yung implementation ng ECQ. Samantala, naging mahigpit din ang pagpapatupad ng health protocol sa syudad. Regular ang pagbababa ng LGU ng executive orders at updated guidelines. Dahil dito, napanatili ng Escalante City ang record na isa sa may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa mga component city ng lalawigan. Meron kaming CCTV. Yung hindi nag-face mask, yung hindi nag-social distancing, pag nakita yun sa CCTV, tinatawagan yung mga enforcement namin at pinupuntahan yung mga tao na hindi tumutupad. Stricto man kami, maraming man sigurong mga taga-Escalante na medyo hindi na-appreciate yung the manner of we are implementing our protocols na very, very stringent at very strict. However, ang benefit nito is nakikita namin na nakokontrol talaga namin yung spread ng COVID-19 here in Escalante. Dahil sa mga inisyatibong ito ng lokal na pamahalaan at sa pagtutulungan ng bawat isa, matagumpay na napangasiwaan ng pamunuan ang laban kontra COVID-19, dahilan upang mabigyan pa sila ng natatanging pagkilala. We were able to manage the pandemic, and at the same time, we were able to put a balance on its effects to the economy. As a confirmation of the efforts of the local IATF in Escalante City, we became one of the recipients of the Negrense Award, which was awarded last November 5, 2021. Ang pagkilalang ito ay isang manifestasyon kung ano ang tunay na kahalagahan ng team effort, lalo na sa panahon ng pandemya. Ito rin ang patunay na sa pagkakapit-bisig, sama-samang magtatagumpay. It was a confirmation of the COVID response team's effort to address the pandemic. These are things yung nakakatabas ng puso at saka nakakawala ng pagod. We always look at our successes and even all the challenges as something that proves what teamwork could do. No? So this is not just an effort of one sector, of one agency, but this is actually a testament of how a concerted effort could really do in terms of addressing the problem. Samantala, pinagtunan din ng pansin ng lokal na pamahalaan ang vaccination program ng lungsod. Nagsimula ang vaccination drive sa syudad Marso nitong nakaraang taon, at kasalukuyang umaarangkada ang inokulasyon para sa pediatric population, maging ang pagtuturok ng booster shots. Sa una, hindi naging madali para sa mga frontliner ng Escalante
ang himuki ng mga taong magpabakuna dahil sa pangamba na dulot ng side effects nito. Dagdag pa rito ang mga nagkalat sa social media na fake news tungkol sa pagpapabakuna. Dahil dito, naglunsad ang pamunuan kaagapay ang City Health Office ng information drive na naglalayong ipaliwanag sa mga tao ang kahalagahan ng pagpapabakuna kontra COVID-19. So far, compared to other population, mas aggressive po sila. No, mas madami yung 12 to 17. Mid-March, we started our vaccination drive po. I think just like any other LGU po, yung fear, mga side effects ng vaccination, yun ang pinaka very common na challenge for us. So what we did is, of course, educate yung mga tao, yung mga benefits ng vaccination, yung effect ng vaccination as a whole. Lagi kaming nag-advocacy sa COVID-19 vaccines, pero meron talaga nga ayaw talaga. So ang ginawa namin, balik na balik. Anyway, sa balik-balik namin, hindi naman kami masisero sa vaccination namin. Meron ngayong tumaas, meron namang bababa. Pero at least, pupunta kami sa mga barangays, meron kami makukuha. Sa pagtungo sa malalayong barangay, katuwang ng City Health Office, ang mga midwives at nurses na nagpapaliwanag sa mga tamang impormasyon ukol sa bakuna. Mabisang paraan din ito upang hindi na kailangan pang magtungo sa poblasyon ng mga tao para lamang magpabakuna. What we're doing and still ongoing po yung advocacy. So I think that's the only key, no, to address yung fears nila with vaccination. So patuloy po yung advocacy yan natin. Yung mga midwives namin, before we go or visit or have a vaccination schedule in a particular barangay po, we see to it na yung mga midwives at saka mga nurses na in charge sa isang barangay will conduct an advocacy regarding vaccination. And then after that, we do our master listing, and after that, we schedule vaccination. Dahil sa walang sawang pagpapaalala at pagikayat sa mga tao na magpabakuna, kapansin-pansin ang magandang epekto nito. It's very challenging, but unlike when we started mid-March po, mas open na po yung mga tao, and then mas marami na rin pong mga senior citizen na para nagpapa-vaccinate po. Since vaccination started, we noticed almost 100% po ng mga mortalities namin this past few months are all unvaccinated. And with regards to confirmed cases po, more than 90% are unvaccinated and the rest are fully vaxxed. Naging matagumpay ang laban ng lokal na pamahalaan kontra COVID-19 dahil napanatili ito ang mababang kaso ng mga nagpositibo sa nakamamatay na virus. One key talaga on top of our advocacy is that we are very lucky, no, to have Mayor Yap as our mayor because he listens to us, no, to all our plans. He is very supportive, no. So almost every month we conduct yung mga feedbacking po with the local IATF, and almost lahat ng mga suggestions po namin talagang full support po si Mayor. Yung palagi naman yung kuhan sinasabi na magpabakuna para at least may protection tayo against sa COVID-19 virus. Sa aming pagbisita sa vaccination drive sa plaza ng syudad, maraming kabataan ang nakapila para sa bakuna. Ang ilan pa sa kanila, kasama ang kanilang mga magulang. Nagdesisyon kami ng asawa ko pa bakunahan ang mga anak namin para sa kaligtasan dahil palagi din naman kaming umaalis sa bahay para sa trabaho. Pag-uwi namin, hindi namin alam kung sino-sino yung nakasalubong namin sa daan, kaya kailangan para sa kaligtasan nila. Sa lahat po ng mga Eskalantehanons, ako po'y nakikiusap sa inyo na sana po lumabas na kayo ng bahay at pumunta na sa vaccination area para magpabaksin po. Wala pong ibang solusyon para ma-solve po itong pandemic na ito kundi magpabaksin. Para makabalik na po ang ekonomiya faster,
para makalabas na ng lahat ng tao, maka-open na yung mga businesses. Kailangan mabaksinate tayo. Hindi matatawaran ang dedikasyong iniaalay ng mga frontliners sa patuloy na pakikidigma sa COVID-19 pandemic. Di naguri ang makabagong bayani ng henerasyon, itinataya nila ang sariling buhay para sa kapakanan ng nakararami. Para kay Mayor Yap, ang mga pagkilala sa pambihirang hakbang ng kanilang pamunuan ay bunga ng pagsisikap ng mga mismong pumaharap sa pandemya. Sa mga frontliners natin, maraming salamat. If not for you, kung hindi sa sakripisyo ninyo at dedikasyon sa trabaho, hindi natin makuha natin ang award na to. No words can explain to say thank you to you. Maraming salamat sa inyong pagsakripisyo. Sa tuloy-tuloy na pag-alpas ng mundo mula sa hamon ng modernong panahon, ang pagtutulungan, ang mabisang susi at ang pangmatagalang solusyon. Naway magsilbing isang magandang pagkakataon din para sa lahat ang panahong ito upang ipadama ang pagkalinga at pagmamahal sa kapwa. Ang maliwanag na bukas ay hindi basta-bastang makakamtan kung walang puspusang pagtutulungan. Hagupitin man ng matinding unos kung patuloy ang pagkakaisa ng bawat isa, siguradong kakayaning umahon at bumangon. UNLAD Pilipinas. Karapatan ng bawat Pilipino ang malaman kung saan napupunta ang pera mula sa kaban ng bayan. At sa patuloy kong paglilibot sa buong kapuluan, titiyakin kong maihatid sa bawat Pilipino ang mga impormasyong dapat nilang malaman. Hanggang sa muli, ako po si Cesar Soriano. Maraming salamat at ito ang programang UNLAD Pilipinas! We'll be right back.